Now, bago ako mag-start, sino po sa inyo nakapunta na po sa Star City at nakasakay ng ride? Taas yung kamay. O yung katabi mo, di ba nakapunta ng Star City? Kawawa naman, no? Igala mo naman. Okay, ulitin ko. Sino sa inyo nakasakay na nung... Yung iba naman, nakapasok lang na Star City. Wala naman, di naman sumakay ng rides. Kasi marami sa inyo takot sumakay ng rides. Pero sino dito nakaranas, pagpunta mo na Star City, o kaya Enchanted Kingdom, yung bang nasa buko naman kinaladkad ka, sa makasakay ka lang, yung talagang ayaw mo, pero huwag kang huwag. Sige na, sama ka. Yung napilitan ka sumakay, sumakay ka, at ang sabi mo, ano ba magyayari dito? Diba? Parang naalala ko po kasi si Ate Jernio, nagpunta kami ng LA, and one of our friends invited us to go sa Universal Studio, at pagdating po namin sa Universal Studio, meron po doon tinatawag na isang rides. Okay? Yung rides pong iyon, lahat nakapila yung mga tao dito. Ito, konti pila. Pumila po kami doon. Pagpila po namin, sumakay kami. May kasama kami dalawang matandang pastor. Siguro mga 65 to 70 year old. Matanda na sila mag-asawa. Tapos papago po namin, bawal pala may dalambag, mga gamit-gamit. So nilagay po namin sa locker room, binasa namin, tapos bumalagay, humuha kami ulit. Tapos, I call it the ride of my life. Sino sa'yo nakasakay na ng rides? Yung nag-enjoy ka talaga. Ako po, hindi nag-enjoy. Dahil, nung sumakay na po kami, umandar na po. Alam niyo, yung parang roller coaster siya. Ang pinasok po namin, parang zombie ata yung title nun. Na grabe, pagpasok mo, may mga tatakot sa'yo. Tapos, may mga parang kung ano nung pananakot sa'yo. Umandar na po siya. Yung parang sa umpisa, nasa harapan kami na Ate Jermo, yung kasama namin pastor nasa likod. Masaya kami, nakahawa kami. So, may ang konti. Sabi, niligyan kami ng mga kabli-kabli sa katawan. Yung mga nilalak kami, nilatali. Sabi ko, pare, mukhang matinding ano to ha. Maka-seatbelt ka na, tapos nilalagyan ka pa ng baka, nilalak ka. Sabi ko, kailangan ba talagang ano kami dito, iganito? And then, umandar na po yung parang roller coaster. Chug, 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 chug. Yan, ano kaya mangyayari? Zombie daw naman. Tapos papasok pa lang kami, may nananakot na sa'yo. Chug, 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 chug. Tapos, biglang namamatay ang ilaw. Tapos pagtingin mo, may kabaong. Mga ganun ba? Ibang parang it's an adventure. Habang umaandar ang train, ang roller coaster ito, biglang umakyat pataas. Chug, 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 chug. Tapos nawala ilaw. Ang dilim. Chug, dahan-dahan. Biglang bumukas ang ilaw, chug. Pagtingin ko, nandun kami sa taas at ang lalim. Suddenly, chug, chug. Chug, 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 chug. Imagine yung experience na yun, yung chug, chug. Uy, nawala ilaw, bakit? Chug, bumukas. Uy, ang lalim. Uy, bumagsak na. Alam niyo po, nung pagbasak, chug, 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 chug. Naku po, maniwala po. Hindi kami may... Parang naisip ko, ba't ako napasakay dito? Ba? Pinapalood yung dalawa sa likod. Hindi pinapalood yung dalawa. Yung mukha ng dalawa, matanda lang. Ganun. At isang salita lang narinig ko. Tapos bukod yung narinig, Mama, para, ayoko na. Sino-sino sumakay dyan? Nung sumakay ka, sabi mo, wow, wow, wow. Sige, sabay ako. Mamayang konti, wala ka ng ibang narinig. Ayoko na! Ayoko na! Mama, para! Ayoko na! Sino nakadinig nun? Taas yung kamay, nadinig mo yung... Sabi mo, hindi, pastor, ako yun, ako yun. In fact, this afternoon, ang topic ko ay para, mama, ayoko na. Yan ang title ng topic ko ngayon. Para, mama, ayoko na. Sino sa inyo nakaranas nung ganong karanasan na you think napakasarap sumakay, napakaganda ng atmosphere, and then suddenly you find yourself quitting. Mama, o para, mama, ayoko na. Yung parang hindi mo naman nakikita yung mama, kinakausap mo, para, mama, please, ayoko na. Sino kinakausap mo? Wala ka namang kausap. Yung sa sobrang takot mo, naalala ko yung matandang dalawa. Nananalangin sa likod, Panginoon, kung ano man pong pagkakasala ko, patawarin mo na po ako. Si Ate Jermo, nakita ko mukha ni Ate Jermo, nakagano lang. Mas pag nagtitingin na kami, nagtatawa lang. Sabay tanong sa sarili ko, ba't ako napunta dito?
I wonder if you've ever felt that way about life. You know, itong rights of life, medyo kakaiba po ito. No? Naranasan niyo na po ba na yung rights of life, yung totoong buhay, ha? Sa totoong buhay, pinag-uusapan po natin dito. It could be your job, your marriage, your relationship with your friend, or probably your kids and others, you know? You know, sometimes life is just like an amusement park, okay? It's all started out with anticipation of excitement, joy, and fun. Di ba, pag pumibili ka pala ng ticket sa Star City o sa... Sino ka rin ng Enchanted Kingdom? Tasya ko may. Di ba, pag nagpunta sa Enchanted Kingdom, yung itin ng mukha mo talagang, saya to, masaya to. Yung excitement mo, yung joy, yung fun, we anticipate that. But life is not an amusement park. Yes, it is just like rides of life. But have you ever experienced being married to someone and you expect that, you anticipate that you're gonna enjoy your married life until one day, kwang, 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 di ba? Para, mama, ayoko na ng married life ko. Di ba? Sino-sino pumasok sa trabaho, bumili ka ng bagong sapatos, bagong damit, bagong makeup, bagong baligo. Because you're so excited and you are having fun because finally nakukuha ka ng job until pagpasok mo sa loob ng trabaho mo, then you discover na yun pala yung gates of hell. Grabe, mga demon possess tong mga ka-opisina ko dito. Naku po. Ano gagawin ko? You know? Ito po yung nararanasan ng marami po sa atin. Para ko pong sinasabi sa inyo, ang life po natin ay parang katulad po ng amusement park. It all started na maayos. Naalala ko po yung umpisa namin sakay. Si Jer nag-ayos pa ng kanyang palda. Ako, pumorma pa. Ang hindi kami. And then, nung gumalun, ganun na. Lahat kami namutla at sabay tanong, bakit ako sumakay dito? Naranasan nyo na bang, kung kayo married, naranasan nyo na ba yung tanong na, ba't ito pa na pangasawa ko? Di ba? Naranasan nyo bang, ba't ito pa naging anak ko? Di ba? Naranasan nyo na bang, ba't ito pa naging nanay ko? Ito pa naging tatay ko? Di ba? Naranasan, ito ba yung kapatid ko? Ito ba yung ka-opisina ko? But remember, it all started well. Ha? Napanood nyo na po ba yung bagong kasal? Na pag honeymoon moment, talagang, sino sa inyo yung may asawa? Naalala yung honeymoon moment nyo? Di ba yung lalaki, talagang pag bagong kasal, napaka-concern na concern sa wife, no? Yung wife, napasabid lang, ano nangyari sa'yo? Nasabid lang ko, OA ka naman. Di, baka gusto mo, dali na kita sa ospital. Grabe, nasabid lang. Diba? Eh kasi yun, honeymoon moment yun eh. Diba? Kung may mga wife dito, naalala niya yung kanyang concern ng asawa niya. Diba? After 4 years. Sabi ng babae, sabi ng husband, may ubo ka ba? Ba't ayaw mo bumili ng gamot para gumaling ka na kaagad? Nabago na. After 8 years. Sweetheart, yung ubo mo lumalala, baka mahawa ako sa'yo. Nagbago na. After 10 years. Sweetheart, 10 taon na yan. Stop barking like a dog. Aba, iba na talaga. Alam niyo po, lahat kayo makaka-relate, tumatawa dito yung mga batang dalaga at baba, mga binata dito. Sabi mo sa katabi mo, one day, you will be barking like a dog. Sa ngayon po, masarap pa buhay ninyo, mga dalaga at binata. Makukunis pa kayo. Nako, sarap-sarap talaga ng rides na yan. Pero one day, mag-aasawa kayo at makakaranas din kayo. Ewan ko lang kung ano mangyari sa'yo. Tingnan mo katabi mo. Sabi mo sa kanya, ano kaya mangyari sa rides ng life mo? Tanong mo sa kanya. Ano kaya mangyari dyan, no?
Sa totoo lang po, mga kapatid, we are talking about something called life this afternoon. What we are talking about is the consequence of our choices that we make in our life. What we are talking about is the bad stuff that comes along the way when we thought we should have good stuff and yet bad stuff yung nakikita po natin. Huh? Naalala ko po, I think would it be nice if a person could just simply say, para mama, ayoko na. Sana ganun lang kadali, no? Yung pag sinabi mo, ayoko na. Titigil yung ride show. Kasi na po kayo, natakot po namin kayo. Baba na po kayo. Pero may ganun ba? Alam nyo sa rides, pag natatakot ka na, sabi mo, ayoko na mama, para. Tumitigil ba? Tumitigil, sabihin nyo, totoo. Sigaw ko na lang, para mama, lakasan mo na hanggat gusto mo. Walang titigil. Well, life is just like that, mga kapatid. Sana, please stop. Please, ayoko na. Sana tumigil. Pero hindi po eh. The ride of life doesn't always stop that way. Yan po ang katotohanan. Pag may problema kayo, hindi mo pwedeng sabihin, ayoko na, at mawala na problema mo. Hindi ho. Hindi ho tumitigil. Sino rito nakaranas ng, yung ride ng life ko, ayoko na. Sino rito, ayaw mo na sa problema ngayon, pero hanggang ngayon, nandiyan pa rin. Lord, ayoko na lang katabi na to, pero siya pa rin ang katabi mo ngayon. Lord, ayoko na ng asawa ko, pero siya pa rin ang katabi mo. The truth is, it will never stop. It's still there. Kaya nga po, magandang illustration tong kinukwento kong rides eh. Kasi, ang buhay talaga natin, parang sasakay tayo, excited tayo, magkakaroon tayo ng excitement, fun and joy, pero pag bumibilis na, tama? Lumiliko na, gumigewang na, isa na lang ang gusto mo, instead na mag-enjoy, mag-excite, para, mama, ayoko na. Suddenly, you become a quitter. Suddenly, you want to surrender everything. Suddenly, you want to give up. This is life. Sana kung pwede lang paintuin, pero hindi huminto. Why? Because you have already made a decision. Amen? You have decided to marry that person. You have decided to get that job. You have decided to study that course. You have decided to lead cell group. You have decided to take that friends with you. You have already made a decision. And that decision creates consequence. Can I have it, amen? And that decision, today, you are going through a situation, problem, that you never thought that you have to face it and you have to go through it. Can I ask this question? What do you do when you want off the ride? Ano ang iyong ginagawa pagka gusto mo nang mababa? But the riding is not stopping. Ano ginawa nung kami sumisigaw si Kuya Jim? Ayoko na! Stop! Ayoko na! The more na nagsisigaw ka, hindi tumitigil, nung time na yan, ano gagawin mo? Alam niyo po, kasama ko si Grace, si Naomi, tsaka si Odi, si Daniel, yung anak ko pong tatlo. They're grown up now, 20 years old na sila, 17, 20 and 21. But then when they were young, about 6, 7, 8, 9, hanggang mga 10 or 12, yan pong Star City na yan, pag tinuro sa akin ng mga anak ko yan, pagbibigyan ko sila, tara, pasyal tayo. Lahat po ng rice niya, sasakayan nila. No? Pag ang sakay nila, yung mga na doon, umiikot lang doon sa mga tubig na mga, alam nyo ma, yung mga malalaking pato, yung nakaupo ka lang, ganun ka lang. Yun, yung umiikot lang na ganun. Tuwan-tuwa na si Odi doon, tsaka si Naomi. Sasama ako. Pero nung naging 12 na sila, mga 13, 14, Diyos ko po, ang mga sinasakay nila, yung mga umakit sa langit, yung mga tapos babagsak, yung gumaganon. Nakasakay na ba kayo dyan sa ganyan? Grabe, sinama ako ni Odi, tsaka ni Grace. Dad, sige na, sama ka. Ay, nako. Takot ka, no? Di naman sa takot. Kaya lang,
Ano kasi pagod ako, laki, nag-preach ako. Natatakot ka, hindi. Sige nga, sama ka nga sa amin. Sige na nga. Ako po, patay ako dito. Sasakay kami, sabay-sabay nila, Odi. At makita mo, ginagapos na kami, aakit kami. Dad, maganda to, gaganong-ganon tayo dyan, tsaka gaganong-ganon. Sabi ko, naku po. Hindi na ko yung mga anak ko, nakangiti sila, Grace. At saya nito. Samantalang ako din, kunyari, ngingiti ako, at eto na. Pag umaangat na, tsug-tsug-tsug-tsug, sabi ko, hindi naman ako. Ganda to, Dad, maganda. Ito na. Ganda. Meme ang konti. At eto na, mga kapatid, yung umangat na ganun, tapos iba, bagsak biglang ganun. Tapos iwawas-iwas kang ganun. Naku po, talagang naranasan ko po yan, mga kapatid. Yan din ang sigaw ko eh. Para mama, ayoko na. Para mama, para. Sigaw na ako ng sigaw, pero parang bingi yung operator. Tinitingnan ko yung mukha niya, nakangiti. Pagbaba ko, pakang kita. Nabanood ako. Sige, ganyan ang buhay eh. Ha? Nung binata ka, kumakabili ka ng mga relos, di ba? Kaya may asawa ka ngayon. Magbabayad ka ng kuryente, ng tubig, ng bahay, grocery. Grabe, yung relos mo, sira na bracelet, tali na lang. Sapatos mo, pudpud na. Di ba? Pa-repair na lang. Hindi ka na bumibili ng bago. Sabi mo, hirap pala na may asawa. Ang dami palang obligasyon. Alam nyo yung mga dalagat binata dito? Kayo mga binata, iba ang Paris will nyo. Pag nagkaroon kayo ng asawa, roller coaster. Ha? Yung mga binata, paikot-ikot lang kayo. Ganon, di ba? Ay, sarap yung pag nasa taas. Mga ganon-ganon. Pero pag nag-asawa kayo, iba. Iba talaga. Kaya yung iba sa inyo ayaw mag-asawa. Yung iba nga sa inyo, walang siyota ngayon eh. Kasi bakit? Hiram yan, pare. Roller coaster level yan. Di ba? Bakit? Eh, pag binata ka, at least ito, ano lang to? Di ba? Carousel lang yung mga kabayo. Nakaganon ka lang sa carousel, di ba? Dali lang. Ganon. Di mo, walang galaw. Oh. Di ba? Nagpapapicture pa tayo dun sa kabayo, di ba? Kasi may napapanood ako sa Facebook, nakakarusel. Ang lalaki na nito, nagkakarusel pa? Bakit? Eh kasi nga po, yung rights of life na pinipili nila, walang risk. Sino niniwala pag may asawa, iba na buhay? Saan yung mga makakasal dito, sabi nila, I can say that. Diba, yung mga katabi nyo may asawa dyan, tatahitahimik lang yan. Pero hindi nyo alam anong klaseng roller coaster ang sinasakyan yan ngayon. Diba? Tama, kaya kita nyo, namumutla pa yan. Diba? What do you do when it seems like you just can't take it anymore? Ano gagawin mo? Alam nyo po, what do you do when you just want the whole thing to slow down and stop so that you can get off? But it doesn't stop and it can't stop. It just continue and continue and continue. Ano gagawin mo? Na kahit anong sigaw mong para, mama, ayoko na. Wala pa rin nangyayari. What would you do? Well, to tell you honestly, ang unang encouragement, you are not alone. Amen? Sabi mo sa katabi mo, ako din may ganyan. Amen? Sabi mo sa katabi mo, you are not alone. I want you to understand that you are going through this situation. You are going through this kind of unique environment and circumstances. But huwag mong kakalimutan, hindi lang ikaw mag-isa nakakaranas niyan. We all been there. In fact, yung iba sa inyo ngayon, nandun na sa ganun stage. Yung iba sa inyo, papaganun pa lang. Yung iba sa inyo, papaganun pa lang. But, wait. Mangyayari din po yun. Here we are, mangyayari po yan. Somehow people, others can make it. You know, after all, na ganun-ganun, binangga kami sa pader, pum, yung kalok, konti na lang yung pader, dyan tumigil sa harapan namin, kala namin, babangga, eh kami pa naman sa harapan. Alam nyo, sabi namin, ay salamat, tapos na.
Akala ko po, tapos na kasi, nasa wall na kami, wala nang diretso eh. Hay salamat, tapos na. Yung pala, nakahangna ganon, sabay, atras naman. Ako po, sabi ko, hala, talagang yung sigaw namin. Ah! Aniwala ka, yung sigaw ng para, mama, ayoko na, laging. Ang pinagtataka ko, Tagalog ng Tagalog yung dalawa. Pero nasa Amerika kami. Why? Sa totoo lang, mga kapatid, pag nadidisgrasya ka na, babalik ang pagka-Tagalog mo. Isa, ilang Ilocano na. At J.D. Banger. Bumper to bumper. Nag-Ilocano na eh. Bakit? Naku, maniwala po kayo. Somehow, nahirapan sila. Nahirapan kami. Pero alam niyo po, ang isang magandang balita, we make it. Paglabas namin, inaba ko yung katawan ko, buhay pa ba ako? Buhay pa! Wow, I make it! Yung isa naman, yung asawa ko, tinignan ko, kumusta ka, okay? Okay. Nung bumababa po kami, nakatawa kami pareho. Inalayan ako ng Ate Jermo, sabi niya sa akin, okay ka lang ba? Sabi ko, ba't ba tayo sumakay dito? But we make a decision to ride. But sometimes when you go down, ba't natin to ginawa? Sino ito yung nagsisisi ka ngayon? Ba't ako dito nagtrabaho? Ba't ako dito, ba't ito na pangasawa ko? Hindi ba sole? Yung dalawang matanda, lumabas, tulala. Hilo-hilo. Yung pagtayo ng isa, wah, sumuka. Yung isa, halos mag-pass out. Pinapanood ko po yung dalawa, oh, Kuya Jim, kumusta ka na? Sabay nagtanong siya, bakit natin to ginawa? Well, mga kapatid, they may be sick for that moment. Nahirapan sila. But by the grace of God, they make it. Sabi mo nga sa katin mo, you can make it. Hallelujah. Hebrews 4.16, bigyan ko yun ng konting foundational verse dito para makita nyo po. Ano po sabi din ng Hebrews 4.16? Let us then approach God's throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of needs. Ipinapakita po ng talatang ito sa Hebrews chapter 4 verse 16 that God is always an ever-present help in times of need. Kung meron man po kayong nararanasang roller coaster experience ngayon, meron sa inyong handang tumulong, hindi kayo nag-iisa, by the mercy, and if we could find grace to help us in our time of need, that is none other than our Lord Jesus Christ. The psalmist said in Psalms 22 verse 11, ang sabi po ng Psalms 22 verse 11, do not be far from me, for trouble is near. Sinasabi niya, Lord, huwag kang lumayo sa akin kasi malapit sa akin ang trouble. Alam niyo, may mga tao talaga malapit sa trouble, no? Ang tawag ko doon, mga disgrasyada, disgrasyado. May kapatid ako, ang pangalan niya si Leng Leng. Lahat ng disgrasya nasa kanya. Maya-maya, inooperan sa appendicitis. Mamayang kunti, inooperan sa... Naku, ang daming opera sa katawan. Sabi ko, lahat lang kapatid ko, ito pinakamaraming tama. Mamayang kunti, nahulog sa bubong, nahulog sa puno, nasagasaan ng paa. Sabi ko, tol, parang disgrasyado ka. May kilala ka bang disgrasyado? Yung takaw disgrasya? Ha? Ha? Nabuhusan ng mainit na tubig, nabagsakan ng... Takaw disgrasya. Sabi ng Bible, do not be far from me. Disgrasyado ako, Lord. Di ba? Sino sa inyo malapit sa malas? Tawag dan, malapit sa malas. Parang malamit ako sa disgrasya. David feel na sinabi niya po, that there is no one to help me. Alam niyo po ba si David, kilalang tao ng Diyos. Pero dumating sa period ng life niya, na naramdaman niya, there's no one to help. Kung si David, hari, malapit sa Diyos, naranasan niya na parang walang Diyos na lumalapit o tumutulong sa kanya. Kaya niya po ito na isulat, do not be far from me, for trouble is near, and there's no one to help. Nakita niya po, walang taong lumalapit para tulungan siya. Nung time na siya hinahabol ni Saul para patayin, walang ni isa mang gustong tumulong sa kanya. Pero sabi niya, sa trouble kong ito, Panginoon, I pray malapit ako sa iyo. Ikaw lang ang makakatulong sa aking buhay. Amen?
Ito po yung worst part ng ating life, when trouble is coming upon us and no one is willing to help us. Next verse po na babasahin ko sa inyo ay ang Proverbs 18:24. Look at this. It tells about our God. One who has unreliable friends soon comes to ruin. Sabi ng Bible, pag wala ka daw reliable friends, papunta ka na sa ruin, sa destruction. Pero sabi niya, but there is a friend who sticks closer than a brother. Pag meron kang tinatawag na friend na unreliable, destruction ang ways mo. Pero pag meron ka daw friend sticker than a brother, then you will be saved. Amen? And I want you to know, there is a friend whose name is Jesus can be your friend. Amen? You have a friend in Jesus that you can talk anything, anytime, day or night. If you just discuss all your problem, pwede kayo lumamit. That's why sa hapon pong ito, nakikiusap po ko siya, the next time you find yourself probably laying in bed, you can't sleep because of all those problems and difficulties, those roller coaster atmosphere in your life, begin to talk to your friend because your friend is none other than our Lord Jesus. Begin to talk to Jesus. Tell him about your troubles. You know, he will not only hear your cry, he will also give you peace to be able to sleep at night. Amen? Now, I have to be honest with you. Ganun din po ako, kahit pastor po ako, may mga trouble times ako that, you know, meron po akong ginagawa. Ito po, gusto ko pong i-share po ito sa inyo, no? Pag ako po ay may problema, may tatlo akong ginagawa. Okay? Ready ba kayo, mga kapatid? And I want you to do this. Number one, when you were overwhelmed, na parang sumisigaw ko na, para mama, ayoko na, don't say that. Don't say that. Ito gawin mo. Number one, pray. You know, I always say this, prayer releases God's power into your life. And prayer reverses your situation. That's why you have to pray. Kung kayo'y merong alanganing sitwasyon ng buhay, panalangin nyo. Ilapit nyo sa kaibigan nyo, walang ibang ating Panginoon. Talk to Jesus. Talk to your friend. Tell him what's going on with your life. And I tell you, he is willing to listen to you. Yan ang una, pray. Number two, believe God. Release your faith, ibig sabihin. I want you to believe God. Faith will help you to stand strong. No? Dapat nananampalataya kayo sa Panginoon. Yes, andun po kayo sa gumaganong sitwasyon. Pero if you can believe that God can handle your situation, if you can believe in faith that God will help you, matutulungan niyo po kayo. Ano po yung pangatlo? Ang pangatlo po, pinakahuli sa lahat, trust Him. Mag-trust po tayo sa Panginoon. So prayer, faith or belief, and then number three po, trust. Ipagkatiwala niyo po sa Panginoon. Alam niyo po, meron po akong experience sa buhay ko po, actual situation. Minsan po, pag ako po ay nagkakaroon ng mga problema, siyempre, hindi ka pa matutulog, mag-iisip ka kung ano solusyon. Pero minsan, walang solusyong maisip. And I begin to pray. I begin to believe that God can intervene in my situation. Then I begin to trust Him. Alam niyo po, pag ako'y nag-pray na, naniwala na ako, nagtiwala na ako, napansin ko, ang sarap ng tulog ko. Parang Jeremiah 6:16. Tingnan niyo po yung Jeremiah 6:16. Ito po gagawin ng Panginoon sa atin. Sabi po dito, ito. This is what the Lord says. Stand at the crossroad and look. Ask for the ancient paths. Hindi mo alam ang gagawin. Lord, ano ba dapat kong gagawin? Ask where the good way is and walk in it. And you will find rest for your soul. Yan po ang sinasabi ng Bible. May mga sitwasyon tayo mabibigat na problema, you're about to make a wise decision. Magtiwala kayo sa Panginoon, humingi ka ng gabay. That's what we need today. We trust. We entrust everything to God. May nagtanong sa akin, Pastor, bakit ganun, bakit ganun, Pastor? Bakit ito kinakailangan dumaan sa mga ganitong roller coaster atmosphere? Alam niyo po, ito po yung natutunan ko sa actual experience ko. There are reasons why we are tested. Huwag niyong kakalimutan. There are reasons why we go through these things. And there are reasons for the right. At dapat niyo pong maunawaan, this thing can cause us to pray. This thing can cause us to believe God.
this situation can cause us to draw near to Him, to trust Him. Amen? Para sa akin, there is a purpose for your problem. And there is a cause for your trouble. Psalm 73:28. But it is good for me to draw near God. But as for me, it is good to be near God. I have made the sovereign Lord my refuge. I will tell of all your deeds. Sabi dito, kapag daw siya'y nahihirapan, okay, it is good to be near God. Sabi mo nga sa katabi mo, it is good to be near God. Tinan nyo to, i-apply ko lang to sa inyo. Alam nyo po ba, without that roller coaster experience, probably would become self-sufficient. Sa totoo lang. Dahil wala kang mabigat na problema, baka maging self-sufficient ka. The truth is this, dahil sa may problema ka, and without those problems, we would not dare to tell people that we need God. Without this trouble, without this problem, we would never learn how to trust God. But praise the Lord, because of this situation, now we learn to pray, we learn how to believe, we learn how to trust God. Amen? And this is the reason why we have a God. And this is the reason that if I didn't need God, then I would not have God. You know, I have God because I need God. Come on, say that word. I have God because I need God. Totoo po yun. The answer to your problem today is not to get off the ride. If you have a problem, huwag ka sumigaw na para mama, ayoko na. The answer to your problem is to learn how to pray, to learn how to believe, to learn how to trust Him for your deliverance. Amen? Personally, naniniwala po ako sa aking karanasan, buti na lang may test para magkaroon ng testimony. Tingnan niyo po ang letrang testimony pag tinanggal mo yung test. Ano matitira? Timony. May salita bang timony? Wala, di ba? Nagiging buo lang yung word pag nilagay mo yung test. Ano magiging ano salita? Yung timony, nilagyan mo ng test, ano? Magiging ano? Testimony. Without a test, there will be no testimony. Sino gusto rito magkaroon ka ng magandang kwento sa buhay? Ha? Meron din po ako mga kwento. Alam niyo po, isa sa testing na nangyari sa buhay ko. Nagpastor ako, mga estudyante pinagpapasturan ko, yung mga estudyante, wala mga pera ang offering niya, barya-barya. Nung time na yon, ang offering namin ang ingay. Clang, clang, kasi puro barya ang offering. Grabe, maingay na mabigat. Sabi ko, bigatin ang ating offering, oh, kasi puro barya. Maingay kasi kumakalanseng. Alam niyo nangyari sa akin? One Sunday, nagpipreach ako, imagine, Pastor Oriel or Bishop Oyer is preaching to his congregation, walang kuryente kasi hindi ko nabayaran ng kuryente. Wala akong pera. Tapos, walang tubig ang CR kasi walang tubig, putol ang tubig. Imagine nyo, ganun ang dulos for Christ nun. Walang kuryente, walang tubig. Ang buhay lang, yung telepono, na pag inangat mo, may nagmumurangali. Dahil hindi pa namin nababayaran yung facilities. That Sunday, I was weeping, I was crying while I'm preaching. Grabe ang init, parang impyerno. Walang electric pa yung mga members. Sabi ko, Lord, ako, bumalik pa kaya itong mga to. Alam nyo, naranasan ko po yun. Yun po yung aking roller coaster experience yung time na yun. Yun po yung aking mga testing moment. But today, it's just a story na lang. Hindi naman nagpatuloy na laging ganun. Ngayon, hindi na po tayo napuputuloy ng ilaw. Malamig pa nga office natin eh, no? Naka-PICC pa kayo. Testimony na lang. Kwento na lang siya. Amen? Yung mga pangit yung nararanasan, lalagpas din yan. You can make it. Natatakot kayo. Pero matatapos din ang roller coaster. Bandang huli, magkukwento ka na lang sa iyong naranasan. Because your test become test. Testimony. Amen? Sino rito yung gusto magkaroon ng testimony? Ha? Sino rito yung gusto may kwento ang buhay mo? Alam mo, may sabi sa inyo, kaibigan kong pastor, alam mo, pag walang kwento, walang kwenta.
Sabi niya sa akin, pag walang kwento, walang kwenta. Yung mga pangit na nangyayari ngayon, yung mga testing sa inyo, magiging kwento yan, magiging testimony. And you know what? Every time you tell the story to others, nabibless sila. Bakit? Sabi nila, akala ko ako lang nakakaranas. You know, every time I tell my own story to other pastors, nagpupunta po ako sa mga probinsya, sabi nila ganito, mas matino pa pala tayo kay Bishop Uriel ha. Eh tayo, hindi pa tayo napuputulo ng ilaw, ng kuryente, tubig. Samantalang pala siya, nakaranas niyan. Abay, matindi pala yung naranasan niya. Tayo, hindi pa matindi to. Mas kaya natin ito. Sa totoo lang, sometimes akala mo, ikaw lang nakakaranas niyan. Hindi mo lang alam, may mas marami pang nakakaranas niyan. Amen po ba? Nung kami tumulong sa Samar para tulungan po yung mga churches sa Samar, it was in the 90s. Walang pera ang Donors for Christ. I feel so poor. Napaka-poor ng kalagayan ko ng time na yun. Pero sabi ko, tulong tayo sa Samar. Pagpunta ko po sa Samar, kasama ko itong mga young people. Alam niyo po na experience namin? Bigla kaming naramdaman namin, bigla kaming mayaman. Sabi ko, may mas mahirap pa pala sa atin. Tinan mo itong mga kawawa na to. Pumunta po ako yung barangay Captain Lunes. Ito yung damit. Friday, yun pa rin ang damit. Sabi ko, Kap, mukhang ano nangyari sa damit mo? Sabi niya, iho, dalawa lang ang damit ko. Ito, Monday to Friday. Yung isa pang Saturday and Sunday. Pang araw-araw to. Ito lang yung mga pamporma ko. Dalawa lang ang damit. Sabi ko, Lord, yung ibang mga pastor doon, ako maniwala, ang hirap-hirap nila. Suddenly, nung nakapunta pa ako sa ibang lugar, sabi ko, Lord, marami pong salamat. Akala ko mahirap ako. Hindi pala. May mas mahirap pa pala sa akin. May iba sa inyo nag-i-struggle ngayon? Hindi mo lang alam kung ano kalagayan ng katabi mo. Baka mas malala pa yan. Kaya kung ako sa iyo, magpasalamat ka kay Lord. Amen. Sino dito yung magsasabing thank you, Lord, sa aking nararanasan? Amen. Amen. Because you know why? You can pray, you can believe, and you can trust God. Sino rito yung hindi ka tutumba, hindi ka gigive up, hindi ka sisigaw ng para mama, ayoko na. No. Mark chapter 11, last passage of the Bible, ang babasahin ko. Sabi po ng Bible, have faith in God. Sabay-sabay natin siya, have faith in God. Ano po sabi sa verse 23? Truly I tell you, if anyone says to this mountain, go throw yourself into the sea, and does not doubt in their heart but believes that what they say will happen, it will be done for them. Pwede niyong sabihin, be thou removed. Situation, be changed. Problems, be gone. Pwede niyong utusan. Kung paano mo daw kayang utusan ang bundok, kaya mong utusan ang iyong sitwasyon. Kung kaya mong maniwala at manampalataya, lahat ng problem, it can be removed. Situation can be changed. Problems can be gone. Amen? I don't want to stop the ride. Sa totoo lang, nung tinuloy ko po ang ministry ko, bagamat nahirapan ako, ngayon, it's a blast. Ang ganda po nang nangyari. Ngayon, hindi ko na po naalala yung mga pangit. Kasi, yung nakikita ko maganda, doon na po ako masaya. Mga kapatid, yung mga pangit, one day, hindi nyo napapansinin yan. Amen? Yung mga pangit, yung mga story mo, hindi mo napapansin. Bakit? Magiging busy kang tignan yung magagandang nangyayari sa buhay mo. Hindi madaling mag-aral, mahirap mag-aral, pero pag nakagraduate ka na, nakakangiti ka na sa mga ay, salamat, graduate na ako. Ngayon, may trabaho na ako. Napapangiti ka na. Amen? Tama po ba? Ngayon, yung iba sa inyo, may bagong anak, nahirapan kayo. Pero pag ngayon po, yung mga anak ko, dalagat binata na. Nung araw po, nako, yung tatlong anak kong una, si Grace, yung mga bata po sila, kasakasama mo, binubuhat mo. Pero ngayon, si Grace, yan na nagsosong lead. Si Naomi tumutulong na sa ministry. Si Odie tumutulong sa ministry. Si Tracy, sumasayo na unti-unti. No? Siya yung aming stress reliever. Pag nandiyan na si Tracy, lahat na ng buong church, masaya na. Nakita ko, may pakinabang sa umpisa. Ang hirap. Grabe, pag nanganak, magbabayad ka sa ospital. Diyos ko, busyong pera mo. May at may ako, bibili ng gatas. Bibili ka ng gatas. Pero ngayon, hindi ninyo, napakagandang istorya. May kapalit. Amen? Sabi mo sa katabi mo, may kapalit yung hirap mo na yan. Amen?
Amen. Sino ba niniwala may kapalit yung hirap mo na yan? Amen? Nag-roller coaster ang inyong life. Natatakot kayo, napapakapit kayo. Parang gusto niyo nang sumigaw na, para mama, ayoko na. Sabi mo sa katabi mo, huwag mong gawin yan. Sabi mo, pray. Believe God. And trust God. Sabi mo sa kanya. Hallelujah. Sino sa inyo willing gawin yung tatlo na yon? Pray to God. Believe God. And trust God. Tingnan niyo po, mag-enjoy kayo sa ride. Sabi mo sa katabi mo, enjoy the rides. Amen. Tumayo tayo lahat, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Pwede bang hawakan mo yung katabi mo, i-lehans mo siya? Ha? Yan, hawakan mo lang siya. At mananalangin tayo. Sabay-sabay tayo, manalangin tayo. Lord, salamat na ni-raise up mo kami, Panginoon, to enter in the atmosphere of expectations, Lord. Ama, ina-expect namin na whatever conditions ng life namin, ma-overcome namin. Every testing, makakapasa kami, Panginoon. Because we believe, dumadaan lang kami, Panginoon, sa mga difficulties or hardship of life. Lord, para i-test yung aming faith, i-test ang aming heart. And Lord, sa hapon pong ito, tunay, kung walang problema, hindi kami mananalangin, hindi kami maniniwala at magtitiwala sa iyo. Kaya masalamat ng dahilan sa mga problema, mga hirap sa buhay namin, lalo kaming nangunguyapit sa iyo, lalo kaming humihingi ng tulong sa iyo, Ama, at lalo kaming umaasa sa iyo lamang. Ama, ganapin mo ang plano mo sa bawat isa na sa ngayon ay nagdurusa, nahihirapan. But Ama, ang aming pananampalataya ay sa iyo lamang. Naniniwala kami, mapagtatagumpayan namin ang bawat pagsubok ng aming mga buhay. At sa tanghaling ito, Panginoon, nawa ang bawat isa ay magtagumpay sa tulong at gabay mo. Sa hapong ito, Ama, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Ito po ang dalangin namin kay Jesus. Ang lahat ay magsabi ng amen and amen. Hallelujah. Thank you, Jesus.